Good afternoon po, Kuya Long. Kuya Lucky, hello po. Magandang araw sa iyo, Patrick. First time na magkapatid ang nandito ngayon sa Laking Tulong dahil inireklamo. Dahil kadalasan, yung ganyan problema, kaya mong aksyonan yan sa bahay lang, sa kain lang, di ba? Isang hapon lang, ayos na. So, ibig sabihin, the fact na inilapit mo sa amin yan, hindi biro ang nangyayari sa iyo, sa bahay na yan. Opo, opo. Hindi po talaga. Sumusobra na po yung ate ko. Bakit mo naisipang magreklamo sa Laking Tulong? Sa totoo lang po, ayoko na po talaga umabot sa ganito eh. Pero sumusobra na po kasi talaga yung ate ko. Halos araw-araw po kung makapag-utos po siya sa akin, wagas. Kala niyo po, wala nang bukas eh. Sa totoo nga lang po, kahit kagigising ko lang po, pag nakita po ko niya na lumabas na ng kwarto ko, may inuutos na po agad sa akin. Oh. Pero nag-aaral ka, may mga iba kang ginagawa sa buhay. Nag-online class pa po ako. Habang nag-online class po ako, Kuya Lucky, may inuutos pa rin po yan, kumakalabit pa po dito sa akin. Kalabit pa. Hindi sa kinakampihan ko si Patrick. Eh, yan naman kasi minsan yung pagka may edad, yung panganay, yung mas bata, yung ano mo. Pasyado talagang ang utos niyan. Sabi nga ni Patrick, talagang lahat. Kawawa rin minsan yung nakababata. May mga naririnig ako ganyan. Yung ultimong baka paghinga nung ate, kailangan si Patrick pag gumawa. Hinga mo ako. Hinga mo ako. Dahil tinatamad ako. Ibig sabihin, iniisip mo na ngayon, lumayas? Opo, kasi po, pakiramdam ko po, parang inaalipin na po ko dito, Kuya Luis. Parang sa totoo lang po, ayoko po sabihin to, pero parang hindi na po kasi kapatid yung turing sa akin eh. Ganun po katindi talaga. Wow. Pag kunwari nagsusumbong ka, kasi syempre napupuno ka rin naman. Sabi ko nga, totoo ba na ikaw pa'y pinapagalitan? Ikaw pa'y nabubulyawan? Opo, totoo po yun. Kapag po sinabi ko po sa magulang namin na ito pong si ate, puro ano sa akin, puro utos sa akin. Sasabihin naman po sa akin, eh, ba't di mo nalang sundin? Sa tingin ko naman dito kay Patrick, mukhang mabait na bata ito eh. De, tsaka tama yun, di ba? Along, intindihin natin, hindi biro yung online class ngayon. Ba talaga, hindi, mabigat ha? Kailangan nito ang konsentrasyon. Makikita mo pa nag-online ka, naninibago siyempre ang mga mahal nating guro, eh naninibago din. Pero naninibago din yung mga estudyante. So sinubukan mo bang ano, Patrick, na iupo ang iyong ate, kausapin siya na ate, bakit ganito? Tao lang ang hinihingi ko. Kahit huwag niyo na akong ituring ng isang kapatid sa sobrang pambababoy na ginagawa niyo, kahit bilang tao man lang. Opo, Kuya Lucky, minsan nga po talagang ano eh, hindi na po ako nagre-reklamo. Talagang susundin ko po siya, unahin ko po kahit may iba po akong mas importanteng mga kailangan gawin, uunahin ko pa rin po yung utos niya. Kaso ang masama po dito, nagre-reklamo pa po siya sa akin pagkatapos ko pong gawin yung utos niya. Nabibigtas pa sa'yo. Opo, nagagalit pa po siya na bakit ganito, ganyan. Di mo inaayos. Parang ganun po. Ginagamit naman ito masyado itong kanyang pagiging panganay. Kahit gano'ng kasarap isipin na masarap ang mahal ang pamilya, paminsan-minsan iba din talaga ang di natin alam ang tunay na kwento na nangyayari sa likod ng mga ibang kailangan maliwanagan talaga natin.